evening of silver as the dust, and prepare raiment as the thing. Ye may prepare it, but the dust shall put it on, and the innocent shall divide the sin. Muna, he builded his house as a moth, and as a booth that the keeper make it. The rich man shall lie down, but he shall not be gathered. He opened his eyes, and he is not. Tethers take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night. The east wind carried him away, and he departed, and as a storm hurled him out of his place. For God shall cast upon him and not spare. He would fain flee out of his hands. Sabay-sabay. Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita. We pray nga patuloy namin ang series sa Job. Maintindihan po namin ang nangyayari, Panginoon, sa context nito, Lord. Yung mga usapan nila dito, Lord. Makakuha kami, Panginoon, ng aral. Gaya nga po ng, siyempre, of course, tulatan namin si Job. Kahit paano, Lord, siya found just, Panginoon, and perfect. Even may mga pagkakamali din siya, but pinakunta sa kanila dito yung mga friends niya, Panginoon, na ito pag-usapan namin, kasalanan na dapat ding iwasan at ang consequence ito, Lord. So, matutunawa kami, mga special mga kabataan, mga play sa aming buhay, bigyan din mga adults, Panginoon, na appreciate namin ginagawa ni Lord sa lugar na ito. Patuloy doon, kami din po yung magagabay sa mga nakabata. So, again, kayo po magagabay sa amin. Magpalaan niyo lang kami sa inyong salita. Lahat po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, good afternoon po sa lahat. Alam na, yung mga nasa gilid. Gilid-gilid kayo. Dito kayo sa ano. Ayaw niyo na rin, ano, Ate Pame. Okay, kay Ate Jamie, oh. Please. Ang iba. Ano pa ba? Ayan, sige. Okay, title po natin ngayong gabi, hapon. Yung mga nakaraan mo ng apat, no, sabi dyan, 23, I shall come forth as gold. Medyo matagal na po yung ating series na sa Job, no? Hinahanap ko nga, ang layo na. Anyway, kasi nga ito po ay maraming wisdom dito, pero ulit-ulit yung theme. And then, of course, nag-overflow madalas yung ating message sa umaga. Kaya, ganun. Anyway, chapter 24 naman, they that know him not. So, tinutukoy yung mga hindi nakakilala sa Diyos o hindi tunay nakakilala sa Diyos. Siyempre, di natin gagayahin yun. And then, second to the last, yung copycats and those that don't have much to say. So, parang inuulit lang kasi ni Eliphaz yan, di ba? Bildad, sorry. Mga sinasabi niya dati, nasabi ng iba, pero wala masyadong context. So, ang lesson doon, huwag tayong gaya-gaya. And then, nagkaroon pa tayo ng ano, no? Parot ka ba? So, naalala ko tuloy sa soul winning. Ganun din, ha? By the way, okay lang nagayahin yung style ng iba kung talagang sakto aralin nyo. Okay. Like sasabi siya, kasi hindi natural yung dating pag ano eh, hindi mo alam yung nasabi mo minsan. So, again, pag nag-uumpisa, okay lang yun. Kaya inaaral niya, pinapanalangin. Minsan, wala kayong nagagawa. Salit na mag-isip kayo ng ano-ano. Hindi, pasuhin nyo sa utak nyo yun. Man, oh, naalala ko lang kahapon. No? So, and then last, ito. Ganda ng title natin ng last, Job 26, The Thunder of His Power. Napansin ko pag mga ganyan title, dumadami yung views agad. Anyway. So, ngayon naman, sa verse 8, sabi ang title natin is, yan, what is the hope of the hypocrite? Okay, sa Tagalog, ano ba yung pag-asa ng mga hipokrito? Ano ba yung hipokrito? Medyo mabigat na salita yan, no? Madalas natin nga ano sa Matthew 6, di ba? Sorry, 23 pala. Matthew. Meron din sa 6. Meron din sa 6, pero hindi pala sa 23 pala yan.
Anyway, hypocrite. Natin. Hypocrite. Pag sinabing hypo, di ba hypo or para under? Tingnan ko nga rin. Hypo. Hindi ko alam kung kinalaman niya. Yung ano, prefix. Walang sinabi. Okay, so siguro walang kinalaman. Hindi, pero may ano yan eh. Compound word yan eh. Anyway, hypocrite. Sabi po dyan. Under, di ba? Walang nakalagay doon sa dito sa medium. A person who puts on a false appearance of virtue or religion. Sa Tagalog, may tao daw na pinapakita niya na especially religion or mabuti siya. Yan. Pero actually hindi kasi false appearance. Eh. Okay? And definition number two, a person who acts in contradiction to his or her stated beliefs or feelings. So medyo may kinalaman siya. No? So ang pareho sa kanila yung peke. Okay? So naniniwala ako ganito pero iba ginagawa mo. So importante din i-define ugit natin kasi mamaya makikita natin baka sabi natin may contradiction sa tinuturo natin kasi parang pagsisinungaling din siya. So tanong, nagagawa ba yan ng believers? Siyempre, hindi dapat pero nagagawa eh. Yan hindi dapat. So but especially yung ano no, pag religious ka, mabuti ka ganyan. So both sa unbelievers and unbelievers to. Believers and unbelievers. Ano pa bang ano dyan? Ayan, so hindi siya, sorry, hindi siya compound word, no? Answerer, actor on a stage, pretender, yan. Ayan yung mga pinanggalingan niya. So again, never naging positive to. So napapagkunwari, but especially pag pinapamukha mo sa iba, mabuti ka, hindi pala. Okay? Hypocrite. So anong pag-asa no? Meron naman, di ba? Pero again, ngayong hapon, kunin natin yung context nito. Una dyan na si Job, i-describe niya yung sarili niya na righteous. Sabi sa Bible, there's no righteous. Ano yun? So yung sinasabi natin na pagkaligtasan po kasi, ano yan, extreme yan. O, ibig sabihin, sakdula na yan. Kaya, sabi nga sa inyo, lagi sinasabi ko, sa pagdating sa kaligtasan, may mga bagay na babaliktad eh. Alam niyo ba yun? Konsepto kasi nga, pinag-uusapan mo yung sakdula na, hindi niyo ba yun? Sabihin, katulad no, mayroon bang matuwid? Eh, alam natin, mayroon naman eh. Pero ba sasabihin, wala. Kasi yung standard, tinaas ng gusto, standard na Diyos pagpunta sa langit. Eh, pag gano'n na standard, gano'n ang usapan, gano'n ang context, walang mabuti. Nakakawa ba? Ayan. So kaya, pag may nakita kayong parang contradiction gano'n, sabihin, righteous daw si Job, si Noah, si Daniel. At a certain level lang yun. Pag kinumpara mo, kunwari, in-average mo lahat ng tao, mag-average lang ng 80, sila 99. Righteous, di ba? Man. Pero pag again, ang context is kaligtasan, walang righteous. Nagiging righteous lang, justify lang tayo pag tayo na nampalataya sa Panginoon. Okay, sana na master yung mga ganyang bagay kasi minsan ay parang kailan lang kasi pinapahinga ko ng si Kuibul eh, kasi siya yung puro siya yung lumalabas ng labas ang feed eh, kasi may mga natama rin sinasabi. Ay, so may mali. Yung nakinig ko, yung ano. Ay, nga, nabanggit ko last time nung Thursday pala, nung yung baptism daw natin, mali daw. Kasi, sabagay, maling-mali siya kasi siya yung Son of God daw, eh, no? Pero, kesyo, mali daw yung name of the Father and Son of Holy Spirit. Kasi hindi daw name yun. Nag-gets yun ba? Hindi yun nag-gets? Okay lang kasi mali nga siya dun, eh. Ibig sabihin, the name of Jesus daw. Okay nga, kaso nga, Trinity kasi tayo, sila, siya hindi. Kasi nga, kulto yun eh. Siya yung Son of God daw. Anyway. So, gusto ko sabihin dito, pag hindi ka keen sa mga ganyang bagay,
Hindi, alam niyo keen? K-E-E-N. Ibig sabihin, tinitingnan mo, inuusisa mo. Okay? Parang discerning din. Dapat, importanteng bagay yan, dapat mausisa ka. Amen? So, balik na lang tayo dito. So, sabi dito, again, walang righteous pag nagsaligtasan, pero si Job, sinasabi righteous siya kasi nga kumpara sa marami. O sana hindi tayo malito doon. Tuloy natin, sabi dito, ito po yung continuation ng last time. So again, title natin is What is the Hope of the Hypocrite? Sa maya, malalaman natin. Okay na? 12 minutes introduction. So sabi dyan, moreover, Job continued this parable and said, as God liveth, who hath taken away my judgment, and the Almighty who hath vexed my soul. Okay? So, familiar kayo sa term na yan, sa phrase na yan, as God liveth, as the Lord liveth. Anong sabihin nun? Saan ginagamit yun at paano? Pag siya ay parang, ha? Binababa yung? Dinadang ang? Pero parang ito na bibigyan ng respect on verse. Ganon? Ikaw? Ha? Parang pag dinadang sa isang tao. Ganon? Hanggat nabubuhay ang respect. Ba't dinadang? Nagde-declare. Yan. Parang, parang sumusumpa. Parang ganon. Pansinin nyo, ang dami madalas yung ginagamit. As the Lord live it, as the Lord live it. Ibig sabihin nun, yung next na statement niya doon, totoong totoo to. At hindi magbabago to kasi ang Diyos di namamatay. O di, ibig sabihin, yung sasabihin ko, totoo to hanggang mamatay ang Diyos eh, kasi hindi na namamatay ang Diyos. Lagi siyang buhay. Naintindihan? Ayan, yung mga inaaral natin dati, dapat yan eh. Nakuha nyo? Ano bang katumbas natin sa ngayon? Anong katumbas na salita sa atin yan sa Pilipino? Pumuti na ang uwak. Diba? Ibig sabihin, eh alam natin hindi mo puti yung uwak. Diba, mga bata, hindi nyo nata alam yung uwak, no? Ako din eh. Parang Raven lang yan, tama ba? Raven, uwak. Mga itim na ravenous. Ano yan? Bihira kasi dito yan. So, itim yan. Yung tagak naman, puti daw yan. Umitim na ang tagak. Ibig sabihin, hindi mangyayari yun. Okay? Yung sasabihin niya, sorry. Umitim man ang uwak. Ah. Pag pumuti ang uwak. Kasi hindi na mangyayari. Ito naman, as God liveth, mananatili itong totoo yung sasabihin ko. Forever. Okay, so nakakuha na. So as God liveth, who hath taken away my judgment? Ano yung taken away my judgment? So parang may kinalaman na sa kaligtasan to, or parang justification yan eh. Ibig sabihin kasi, tayo inusgan. Pag may mali ka, di ba? Yung kailas, hindi pa ako makahusga doon kasi hindi ko alam nangyayari pa lahat eh. Pero of course, nagtitiwala tayo kay daddy doon. Siya yung ano doon eh. So hanggat maaari kasi, ang tao, binibigyan ng pagkakataon hanggat maaari. Depende. Kasi tinutulungan nga natin eh. Pero, of course, sukdulan yan. Meron namang sukdulan din yan. Depende nga. Nakuha nyo. But anyway, sa Diyos, alam niyang makasalanan tayo, pero inalis niya yun eh, pag naligtas ka, naalala niyo? Naligtas ka, sana na-run to me. So, alam mo, makasalanan ka, dapat impyerno ka na eh. Bakit niya inalis yun? Parang ganun nangyari dun eh. Eh, totoo yun, dapat impyerno ka eh. Ba't niya inalis yun? Yan, parang ganito siya sabi ni Job dito. May pagkakataon na ganun, kahit nga, may utang ka. Dapat bayaran mo utang mo, amen? Ang utang dapat bayaran, amen? Amen! Eh, ba't minsan hindi ka na sinisingil? Nakita niyo, kasi pag nakita niyo, kaya mo na. Diba? Amen? Amen! Pero dapat pa rin, mas maganda. Ano? So, yun, minsan pinapatawad ka na. Dati galit sa akin to eh. Ba't ngayon parang hindi na? Napatawad ka na. Diba? So, ganun ang Diyos. Salamat! Kasi kung sisingilin tayo lahat ng Diyos, eh, tapos tayo. And the Almighty who hath vexed my soul. O yung kinalaman ng vexed my soul.
So obviously ang hindi parang balik-balik tayo sa ano eh. Inahala, ginagamit lang natin sa larawan yung kaligtasan. Kasi yung again, yun ang sukdulan eh, yun ang pinaka importante sa lahat. Though pwedeng kung naalala niyo pag-aaral natin sa Galatians, yung grace binigay yan sa kaligtasan. Pero actually, nag-extend yan. Sa ibang bagay din, binibigay yan. Kunwari, dapat siya pinarosahan na o dapat di ka naman nabigyan ng blessing na ganyan. Meron ka. Sa ministry, especially. So, na-extend ng Diyos ang grace. So, dito naman, yung judgment, inalis niya yan sa kaligtasan natin. Sorry, yung judgment, inalis niya sa kaligtasan natin. Ibig sabihin, yung mga dapat parusa sa atin, hindi na pinarusa. But then again, outside of the context na ng kaligtasan, may mga ganun na dapat may ginadjust tayo ng Diyos. Pero minsan, hindi na tayo pinaparusahan. Nakikis niyo ba, parang bata na dapat papaluin ko ito, nakalimutan ko na. Okay, ang cute mo kasi, okay, may ginawa ka mabuti. Hindi ka na pinalo. Ano yung vex my soul nga? So, na parang kanina lang umaga, di ba? Vex din yun. Sa Psalm 6. Yung sinabing vex, ibig sabihin parang pinasasaktan, pinapahirapan, pinapalo, or basta, yun. So, kailan naman tayo binex ng Diyos ang soul natin? Kasi parang pag pinagalitan ka, or parang na-judge ka rin. Okay? Ikaw ay pinagalitan, pero hindi laging, at hindi dapat talaga na maging masama ang consequence na sa'yo. Di ba? Mapasap talaga sa utak ko yung kay Lance eh. So, kasi ako, hindi ko pa nga pinagsabihan eh. Sinabihan ko lang ng konti. So, syempre, iniisip ko, ultimately, ako yung in charge dun eh, kahit nandun na. So, kaya sinabihan lang ng konti. So, dapat pag pinagalitan kayo, lagi natin sinasabi, mga bata, tingnan mo ba yung taong yan, ba't ka pinapagalitan para, ano, umalis ka na ba? Ganon, hindi naman eh. Kasi para lang matuto ka. So, kaya napasok lang dito. So, inalis yung judgment niya, pero siya ay parang vinex. No? Madalas na negative yan. Pero ang Diyos, pagdating sa Diyos, walang negative doon. So, ang conclusion natin dyan, either pinagalitan siya, medyo pinarusahan, yan, yun ba? Ngayon nangyari kay Job eh. Kasi sabi dyan, all the while my breath is in me. Kasi buhay ka pa naman eh. And the spirit of the God is in my nostrils. So familiar kayo doon, si Adam, di ba? Paano siya? Dati lupa lang siya, hiningan siya ng Diyos na buhay. So sabihin niya itong verse 2, buhay ka, buhay pa siya. Nagpasalamat at siya, buhay pa siya. Doon may panahon dito sa ibang chapter, di ba? Na unang chapter na gusto niya mamatay pa ulit-ulit. Pero buhay pa siya eh. So, nagpasalamat pa rin siya. Sabi dito, all the while my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostrils, my lips shall speak wickedness. Not speak wickedness, sorry. So, ano sinasabi nun? Buhay pa ako. So, alam niyo na yung patotoo ni sa chapter 2 yun, di ba? Or 1? The 2. Di ba? Sabi niya, ng asawa niya, sumpahin mo lang Diyos, sumatay ka na rin. Eh, pag ikaw yung nahihirapan, pag nahihirapan ba kayo, sinisisi nyo ang Diyos, minsan. Minsan parang natetem ka, di ba? Kasi again, may mga bagay na walang, wala nang makapagbigay niya, na sakit, na hindi alam kung saan ang galing. Tignan mo rin, baka sa bakuna. Medyo. Pero yung iba daw ganun, yung iba sa pagkain. Pero minsan may iba talagang di malaman eh. Kasi yung nagbigay, no? Pinahintulutan ng Diyos yun. Kaya minsan yung iba, nagagalit. Lagi nga sabi nga sa inyo, yung mga 80s, minsan ganyan, pag hinalungkat mo, so, bakit ka ba galit na galit sa Diyos? Alam ko ba walang Diyos, ba't ka galit sa Kanya? Saan galit? Sa wala. So, nainiwala siya, alam niya may Diyos, eh, pero galit siya sa Diyos. Kaya sabi niya, walang Diyos. Insulto niya yung Diyos. Pag hinalungkay mo yun, bakit kaya ito? Ano? Tanongin mo yung kaibigan, ba't ito ba galit sa Diyos? Ah, nawala ng ano yan, either anak, ba ganon? So, somewhere there, nagkamali siya ng judgment. So, ang dapat sinasabi ni Job dito, kahit ano pang, di ba, alam nyo na si Job. Para sa hindi nakakala kung sino si Job. So, hinayaan ng Diyos na siya iparusahan ni Satanas. Satanas gusto siyang patayin ng Diyos. Ay, siyempre, inisper siya. Pero hinayaan niyang ang Satanas ay pahirapan siya. Nung una, nawala yung mga kabuhayan niya, ng anak niya. Yun lang, nung una. And then, pangalawang round, siya ay, ano na, nagkasakit na sa balat, na matindi.
So, kung suffering o suffering, equivalent sa Job yan. Okay? So, kaya sinasabi niya dito, kahit ano pa nangyari, hindi pa rin siya magsasalita ng wickedness. Kaya yun ang sinabi niya sa asawa niya. Ano sabi niya doon? The Lord, give it, the Lord, take it away. Blessed be the name of the Lord. And then, sabi doon, hindi siya nagkasala kahit sa kanyang bibig. Ito rin yun eh. So, pwede ba natin gawin yun? Actually, diyan magkakaalaman kung ano yung umukulo sa puso mo eh. So, obviously, iba, may mga hypocrite nga, may minsan minamanipulate nila, pwede rin gawin yun. Pero, lulutang at lulutang yan. Niwala kayo sa hindi, kahit sino pa yan. Pag observant ka, si pastor, kung observant ka, alam mo kung anong pinagdadaanan minsan. Dahil lang nagsasalita siya. Alam nyo ba yon? Kayo din, pati yung silence nyo. Dati nag-aiming, ngayon hindi na. Ngayon tumitingin pa, ngayon hindi na. Dati maaga, late na. Lahat siya may sinasabi about what's happening inside you. Okay? Pero ang maganda dito, maging totoo ka nga ngayon, kaya sinasabi ni, itong first part kasi, si Job. Dine-declare niya na anong gagawin niya. So, pwede tayo matuto anong lesson dito. Gayain natin. Siya na nga yung nag-suffer eh, pero hindi siya nagsalita. Hindi man lang nagmura. Lord, bakit mo ginanyan? Hindi man lang nagganon. Kasi naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan niya. Alam niya, wala siyang mararanasan na hindi pinahintulot ng Diyos. Okay, hindi man ginusto ng Diyos originally, tulad nangyari sa kanya, still, hindi mangyayari kung hindi ginusto ng Diyos o inalaw ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi siya nagtatampo dapat sa Diyos. So, magandang gayahin natin yun. Yung tamang dahilan, ay yung tamang action dyan. At again, tayo, ganyan, lahat tayo pagdadaanan. Amen? Yeah. Kakasakit ka bigla, mawawalan ka pa ng kung ano. Unfair naman, ba't ako nawalan ng ganyan? Ano pa yan, hindi pa yan matindi. Kung magkasakit ka ngayon na matindi, may sakit ka na, wala ka pang pera. So, matay nun. Huwag mo sisihin ng Diyos. Huwag kang magsalita ng wickedness. By the way, yun nga, kaya practice yun sa salita pa lang. Hindi kayo pala mura, di ba? Nag-umpisa yan dyan eh. Yung iba, konti lang, mura agad. Sino mo inumura mo? Ayun yung agalit. Wala lang. Pwede, meron siyang kinagalitan. Tsaka kahit biro-biro, ha? Sa school nyo, may mga taong ganyan. May mga, di ba? Stephen? Kilala ko bang ganun? Yung mga batang ganun, umpisa ng sentence, lagi mura eh. Huwag yung sasamahan yung mga ganun, may... Eh, basta ano lang yung bulaklak lang ng bibig niya, yung pangit ng bulaklak ng baho ng bulaklak nun. Kung masabihan mo, ano ba yan? Ba't sino mo minumura mo? Ganunin mo agad. Para at least magabayan mo siya. Nasanay kasi yung kanino. Tapos sabihin, anong wala kang kinagalitan? Ba't ganyan yung bibig mo? Meron yun. Ngayon, kung masaya pa siya, ganun na siya, lalo pag nagalit, di ba? Kaya, yun nga, tas makukuha mo rin kasi yun eh. So, yan, gayahin natin si Job, yung bibig niya, niwa-watch niya. Amen? Amen. And kasunod na rin yung puso niya, obviously, ganun yan. So, parang damit yan eh, lagi siya sabi lang, ito lang ang damit ko, yung mga pastor na, alam mo na, pastor din daw, lingkod ng Diyos, pero pag we preach sa church, skinny jeans, t-shirt lang, ganyan na yung uso ngayon eh. Walang pulpit yun. Ganyan-ganyan yan, lakad-lakad lang. So, nakita pa akong ano, dapat daw ganyan, hindi daw ganyan, hindi ganyan. So, psychology lang yung mga tao. So, katulad ng damit mo na may kinalaman sa puso mo, sabi kasi ng mga yan, mga liberal, sabi nila, ganito suot ko, labas ang singit ko, pero ano ako, mamagmahal ako sa Diyos, hindi ako karnal. Niloloko mo. Niloloko mo sarili mo, pati kami. Subukan mo, hindi. Kung ano yung sinusuot mo, nag-reflect kasi ko nasa loob. So, ganun sa bibig, ganun sa paninamit. Huwag mong loko yung sarili mo, huwag din tayo magpaloko, okay? So, ganun din, nor my tongue utter deceit. Of course, yung iba, pag ginapalasahan, for example, ng Diyos, sarap na aminin, na-justify sarili. Pero obviously sinasabi dito ni Job, dito siya ganun. Tuloy ko lang ha, my righteous I hold fast, my righteousness I hold fast, and not let it go, my heart shall not reproach me so long as I live. Again, hindi siya nagiging self-righteous dito. Ang aral sa atin dito, pwede natin gawin yun. Okay?
Kaya sinasabi yan, pinapurpose niya sa puso niya, hindi ko gagawin yan. Gawin niyo rin sa sarili niyo, hindi yung sa pagmamaya, sabi niya, pokito ka naman eh. Eh, paano kung totoo? Hindi ko rin sinasabing ilagay mo sa Facebook yan na simula ngayon, ganito ako. Hindi rin maganda. Gawin mo na nga lang. At makikita naman niya kung nasaan ka, lahi ka sa church. May nakasabi pa ba sa iyo yan? Meron, pero sana hindi sila tama. Amen? So kaya sabi niya, let mine enemy be as the wicked. Dito na, papasok tayo sa opposite ng righteousness, yung wicked. Kaya medyo babanggitin niya na yung mga enemy niya. So sino ba enemy niya? Dito sa, alam niyo sa Book of Job, yung friends niya, ano? Arang baliktad, enemy na friends. Frenemy. Alam niyo ba yun? Frenemy. Keep your... Nakinig ko rin yan eh. Grabe na ngayon, no? Parang hindi na pwedeng mangyari na may ano kang friends talaga na magkakatiwalaan mo. Ganyan po yan. Kahit sa office, ganyan po yan. Hindi natin, huwag niyong gagawin yun. Okay, masasanay kayo doon, plastikan, bandang uli, ewan ko, magulo. Kaya iba, hindi na makakuha ng maayos na asawa. Hindi nila kaya magtiwala na eh. Ay, mga babae, ganyan yan. Ah, ganito. Ay, mga lalaki, ganyan yan. Ah. Kasi kunwari lang, mahal kami. Then, ganun po yan. Kaya lalo may mga divorce-divorce ang bansa nyo. Ang hirap na magtiwala. So, kaya sinasabi dito ni Job, let mine enemy be as the wicked. Hindi sinabing wicked yung enemy niya, pero parang kagaya ng wicked. And he that rise up against him. So, may kalaban talaga siya. Huwag sinabing rise up. Sa Bible, parang talagang gumagawa sila ng active effort para tuligsain ka or pabagsain ka. He that riseth up against me as the unrighteous. So itong hanggang matapos to, ito na yung tinatawag na, hindi naman to ano eh, hindi naman necessarily reprobate, pero still, kalaban niya, kalaban natin, mga peke. Okay? So, from here, from 8 to onwards, hanggang matapos to, ang lesson dito, huwag natin gayahin, pero dapat inform tayo, alam natin may mga ganyang klaseng tao. Anong gagawin natin about that? Okay, yung 7, before 7, 1 to 7, yung righteousness of Job, yun ang gayahin natin. Nakita nyo kung paano dineclare nyo yun. Pwede natin gayahin yun. Hindi pag-iyabang, ang mayabang, pag pinagsasabi mo talaga, gawin mo lang. You and God, ito po yung aking pinupurpose sa puso ko, Lord, hindi ko gagawin yan. Okay? So ngayon, dito tayo sa kaya. Kaya, for what is the hope of the hypocrite? So again, negative to po ito hanggang ngayon. Kaya, balikan natin yung ating title. So again, yung hypocrite na nabanggit sa introduction, kapag kunwari, especially, sinasabi niya, ganito siya, hindi naman. Ano pag-asa ng ganun tao? Yun, parang sinasabi niya, wala eh. Okay, sa umpisa pa lang. Pero again, nagsabi ko nga, hindi yan necessarily reprobate. Yung iba dyan, reprobate yung iba, hindi. Kaya, ingat lang, ha? Though he had gained, nakaka-gain, yung sabihin, minsan nakaka-isa, nakaka... Kunwari yan, yung mga nagbebenta ng ano-ano. Binenta, sir, napakatibay po nito. Kahit ipokpok mo sa ano, hindi may sira. Ha, ganun ba? Parang itong Samsung, narang na ano ako dyan, eh. This part is bought to you by Samsung. Kasi ang dami nagalis sa kanya, yung green line na yan. Supposedly, matibay sila eh. Di ba? So kaya ka bumili ng mahal na phone, parang di mangyari sa iya. Ngayon, kung sino-sinisisi daw na naupuan daw, ganyan, hindi naman, no? So ngayon, dahil hindi nila i-repair, yung pagbabayari kaya, nakatubo sila, biruin mo, hindi sila na... Hindi ka nakalibre sa kanila, di ba? Marami yan, yung mga nagbebenta na. Ay, sariwang-sariwa po to. Yung pala, bilasana. Kumita sila sa umpisa lang. Makakuha niyo ba yan? Naloko ka, ikaw naloko, sila, kumita. Yung sinasabi dito, though he had gained, ano pa, ang dahil kong pwedeng idagdag dyan eh. Sa love life na lang, ganun. Kunwari, naisahang ka. Kaya mga babae especially, maging mauta kayo. Amen? Tiwala kayo sa Diyos. Huwag kayong papaisa. Amen. Okay? Ngayon, kung naisahan na kayo,
alamin nyo din yung next move nyo, hindi yung parang kang wala nangyari sa'yo or ano. But anyway, precious yung sa inyo. Amen? Sabihin yung virginity nyo. Ganun din actually lalaki, but especially babae. So, may ating nakaisa yung isang lalaki dito, nakaisa. Eh, biruin mo, nakalimang babae siya. Uy, galing mo naman eh. Mga loko-loko, pag nag-usap, ganun na yun, di ba? Kaya tayo, nanghinayang tayo na awa tayo doon sa nakaisahan. So, parang nakaisa. Pero ang sasabi dito, ano pa, dagdagan pa natin, saan mo tayo naiisahan? Kuha nyo na eh, pero dito na, ipasok na sa ministry. Alam nyo, ang nakaka-discourage magpastor ka, kahit kayo, salamat sa mga sumusuporta dito, di ba? Pero ang nakaka-discourage, parang iniisahan tayo madalas dito. Napasin nyo ba? ililigtas mo. Parang ganun, siya naman maligtas na. Bago papakita mo mabuti. Tuturuan mo pa. Bandang ulit, parang walang ginawa sa'yo mabuti. Walang ginawa sa kanya mabuti. May mga ganun. Ilan na binibilang natin dito? Hindi ko na rin mabilang kasi alam ko na yun. Hindi ko na rin binibilang. Nakaka-discourage eh. Ano na lang yun? Tanggap mo na yun. So parang nakaisa, alam mo ba? Tatlong taon ako dyan sa church na yan. Kain-kain ako. Naikilibre lang ako. Pero wala talaga akong pakialam sa pinag-asabi ni Pastor. Nakutulog nga lang ako pag-preaching. Di ba? Nakaisa ako. Kwento mo pa doon sa... Ganun tayo dito pa iniisa. Pero ano sabi dito? Though he had gained when God... Sorry. For what is the hope of the hypocrite? Though he gained, talagang nakaisa siya. Pero when God take it away his soul... O paano yun? So again, inuulit ko kanina pa, hindi necessary ito reprobate. So pero again, sinasabi ko rin, yung mayayabang, yung mga mababang isa, pag tinanggap na nila yun, ah, manluloko talaga ako, pero hindi ko sabihin manluloko ko. So, tayo-tayo lang nakakalam. Siyempre, hindi na ibobroadcast yun. Pero kala nila kaisa siya, pero ang hirap maligtas ng ganyan. Di ba? At papunta na yun doon, pag talagang pinanindigan nila yan. Yung ganyang ugali at ang tawag dito kalakaran o yung kanilang waste na ganyan. Kaya nga sabi dito, ang galing mo mang isa, paano pag napunta ka sa impyerno? Sige nga, parang ganun eh. Nga sabi dito, kasi bandang uli harusgan tayo eh. Nakaisa ka man, meron pang mga dokumentary pang billion-billion na nananakaw. Paano eh, grabe naman to. Gayahin ko kaya, ganun ba iniisip nyo? So sana hindi, eh, yun nga, buti nga, nahuli. And daming gumagawa, hindi nahuhuli. Mamatay na lang, nakaisa. Kaya yung iba, nadidiscourage. Pag hindi ka naniniwala sa Diyos, na mayroon palang judgment, na may langit impyerno, ang sabihin nun, ay okay lang pala yun. So no, hindi okay yun. Kasi again, according to this, at lagi yung pinag-aaral natin, ang Diyos ay just, sa kanya lahat, siya nakakalam lahat. Bandang huli, siya mag-uusga. So, paano pastor nga yung ano, yung naligtas naman, tapos ng isa rin. May paglalagyan din sa Diyos yun. Kung sakaling naligtas niya talaga, ha? So, again, yung mga mang-isa, kala nila, iniisa pati Diyos. Pag sigurado ko yung kung pati yung Diyos, gusto mong isahan, malam mong, di ka ligtas nun. Di mo naintindihan na injustice ng Diyos at that point. Okay? So, nakasundan niyo pa ba ako? Talagang, naano natin eh. I-scrutinize natin yung mga nagaralan. So anyway, tuloy lang natin, mahaba pa. Pero ganun actually yung ano nito, yung tema nito hanggang matapos. So anong daw yung mangyayari sa mga hypocrite, yung mga unrighteous, wicked? Will God hear his cry when trouble cometh upon him? Ayan na, iniisa-isa niya na po yung mga disadvantage pag manluloko ka, hypocrite ka. Diba, sabi ko sa inyo yung isang ano kong, hindi lang siya naniniwala may Diyos, atheist eh. Kasi na, ano yun eh, basta yung boss namin dati na 80s daw, ganyan. Eh, sa, kwento lang sa amin ng driver na niya. Kasi madadari yung driver niya eh. Nalang ginawa yan, andun lang yun. Hindi siya nagdadrive. Alam mo ba yung boss natin, hindi daw naniniwala sa Diyos. Eh, may nabalitaan dun sa bandang Makati, may pinatay na katulad niya, Briton din. At parang nihinagi sa, oh, nabalitaan niya ba yun? Hindi naman sa binabalita yung mga ganun, pero... yung mga nangyayari, yung mga ganyan. Pati sa DVP, yung mga executive nagpapakamatay. But anyway, sabi daw ng boss namin, oh my God! Natakot din siya. Ba't tinatawag mo ang Diyos?
na talaga. Hindi, nakasanayan ko lang. Hindi magsana, oh my Thor, or oh my... Sino ba? Yung Diyos-Diyosan? Oh my Zeus. Diba? Hindi. Oh my God. Alam niyo, ganyan yung iba, binabalak. Ah, pag nagkaano na ako, saka ako natawag sa Diyos. Ito yung tanong sa kanya ngayon. Mabigat to actually. Sabi niyan, will God hear his cry? Sumigaw ka pa, dahil mapahama ka na, na, basta yung mga anak ko, kakagulo na, bakit kaya mga sinaulo anak ko? At kaya, si mga kamag-anak ko, nagpapatayan, at lahat sila sakim, diba? Yung mga Duterte, kunwari. Bakit kaya, Pastor Kay Buloy, bakit? Wala yung sasagot sa'yo, sinaulo din yun. Eh, si kunwari, kay Pastor Kay Sumag... Hindi mo alam. Nakulaw kayo eh. Hmm. Will he delight himself in the Almighty? Nakakita pa kayo ang righteous na... Ngayon yung mga, meron din mga, tawag dito, mga deceived ng tawag dyan, inalo ko, di ba? Na Catholic na, kunwari, at iglesia ni Manalo, talagang, pag tinignan mo, parang deboto rin. Di ba? Pero pag pinasok mo na yung Bible, ba't parang walang ano? Ayoko niyan. So, hindi Diyos na talaga ang gusto nun. Mandalas, pakitang tao lang yun. Oh, pinagpala ako, di ba? Anong ganun, yabangan na ngayon minsan eh. Kahit sa Facebook, pinagpala ako, gaganun pa. Ligtas ka ba? Wala nakakatiyak, ha? So, pansinin nyo yan, yung mga unrighteous hypocrites, hindi yan tuwang-tuwa sa Bible. Eh, tuwang-tuwa sa awit eh. Doon siya, sa awit siya gusto, baka yung pag napupuri siya. Ganyan po yan. O kaya kumikita siya sa case ng mga recording studio na katulad sa Hillsong. Kumikita yun eh. Kaya, oh, Jesus! Yeah. Ito po yung sinabi ng Bible. Ayoko niya. Huwag nga pag-usapan yan. Hindi sa Diyos nag-delight yun. Kaya tingnan niyo na yung sarili niyo. Kayo. Kaya nga. Yun, kanina. Tuwan-tuwa ako kayo sa inyo kanina. Amen? Pati nung last ano. Biroy mo, kinabisado niyo talaga yung Bible. Ah, napilitan ko, hindi naman na sana, di ba? Hindi, yung ganong kahabay. Pag ganong kahabay ni memorize mo, ay sana na siguro mga 99% you delight in the law of the Lord. Amen? Amen. Nakakatuwa yan. Pagpatuloy natin yan. Amen. E paano hindi? Yung mga baguhan. Kaya yung sabi ko, in-encourage ko kayo. Ang gandang pakinggan kanina eh. Pwede naman ako magbasa ng sarili kong Bible. Gusto kong makita si Ate Marge na nagkakabisado, kunwari, si Joshua. Kasi para sa atin, yung nakikita natin dito na, again, may mga reprobate na katulad ni Judas, pero still, more likely, yung Bible ng Bible, mahal nyo kasi ang Diyos. So, ang contrast noon, yung mga unbeliever, wicked, hindi nila gusto yan. So, talo sila. Kasi yung inaayawan nila, napakagandang bagay pala. Okay. Ganun ang context dito eh. Will he delight himself in the Almighty? Wala, hindi nga lalapit yan eh. Ang gusto niya, puro lokohan. Ngayon, tingnan niyo, sa mga unang trending sa YouTube, yun na yun. Mga pinaggagawa, kahit sa newsfeed niyo. Ano, iba, umaarte ng ano, kalokohan. Will we always call upon God? So, minsan tumatawag din, parang kanina, uy, tumawag eh. Pero always ba? Again, talo na naman siya dahil di siya tumatawag sa Diyos. Sana nakukuha niya mga disadvantages sa mga judgments sa kanila ito. I will teach you by the hand of God that which is with the Almighty will I not conceal. So kabaliktaran, siya naman, ituturo niya yung meron sa Diyos. Behold, all yourself have seen it. Why then are you thus altogether vain? Ganda, no? So, again, kaya nga, ako minsan napansin ko sa kulto, sila titirahan eh. Pansin niyo ba yan? Lalo sa mainstream. Bihira yung bumabalas sa Baptist. Mga Baptist din, bumabalas sa kapwa Baptist. Di ba? Napansin ko yan, ha? Kaya hindi ko kilala yung Baptist dati kasi wala eh. Kasi parang pag binanatan tayo ng si Soriano lang talaga yung unique eh. Pero obviously, mali rin siya. Pero ayaw nila tayong banatan. Gusto nilang maano tayo lang. Makalimutan or ano mo na, parang wala ka. Parang ganun. Kasi the time na binanatang ka niya, sasagot yan eh. Malalaman ng tao ngayon. Diba? So, ba't ka masabi yun? Yun, so, kaya sabi ni Job, hindi sikreto yung pagiging righteous ni Job. Tandaan niya yan ha, baka may nito mga bata, pastor ako, godly ako, pero hindi ko sabihin.
Okay lang sa umpisa yung mga bata kayo, naiintindihan ko yun, okay lang yun. Pero darating at darating yung panahon, sabi nga ng isang pastor, at ang kinukopya ko pa kopya, sabi nyo, you're not safe to be silent. Hindi nyo ba yun? Niligtas ka, magsalita ka, hindi ka pwedeng tahimik lang kasi yung kaligtasan meron ka, kailangan na din nila yan, tapos disekreto mo. So si ano, disekreto yung righteousness niya, kaya tanong niya, alam niyo naman eh. Kaya nga ako pinagpala eh. Kung nagbasa kayo ng Job, sinusulat pa lang pala yung Job. Pero alam nila yon na pinagpala si Job. Ganong karami kasi nga, hindi sa pandaraya kasi righteous siya. Nga tanong niya, ba't ang pinagsasabi niyo dyan? Yan. This is the portion of the wicked man with God. And ito na yung, again, tuloy-tuloy mga negative. And the heritage of oppressors which they shall receive of the... Ano daw yung mga yun? If his children be multiplied. So una po ha, blessing yung mga anak. Amen? Amen. So usually, yung mga wicked, di na binibigyan ng maraming anak yan. Pero still, kung sakali daw na marami, ano sabi? Mamamatay din especially sa pag-sword. Ibig sabihin, pinatay ng kalaban. Parang gano'n. Ibig sabihin, nakaka... Ano, no, no? Again, minsan sinusubok tayo. Iba naman yung... Kaya pinatay yung anak mo, iba yung dahilan. Pero minsan, ang nakaka-asal doon, talagang judgment ng Diyos. Kaya, katulad yan, yung mga sundalo, mayaman yan. Malaki pala sweldo ng mga yan. Lalo pag mataas yung ano. Tapos mamamatay lang. So, ano yung pinagmamalaki yung mga yan? Nakakuha ba? So, ganun daw ang judgment ng Diyos dyan. And his offspring shall not be satisfied with bread. So, either sa Tagalog, yung anak na naman, children, offspring, isa lang yan. Pero kung sakaling marami ka mga anak, sabi dyan, hindi masatisfied ng bread. Either mahirap, hindi umaman, or mayaman naman, hindi naman satisfied. Kala mo, mahirap kasi gusto pa ng gusto ng pera. So, negative, positive. So, syempre, negative, di ba? Maraming ganyan, parang mga politiko, yan, iyaman na yan, yung Duterte. Pero yung nagbebenta pa ng drugs, para umaman pa. So, hindi natin gusto yung kaya dapat maging believer ka na. Parang sinasabi, maging righteous ka na. Kasi parang pinaparusahan dito ka pala sa lupa. Those that remain of him shall be buried in death, and his widows, ang daming widows, ang daming asawa, shall not weep. Marami yung asawa, namatay ka, buti nga. Gaano ka pinagpala tong taong to? Hindi pinagpala to. Though he weep, upsi ang yaman and prepare raiment as the clay. Yun, hindi ko mag-guess kung anong isabihin nun eh. Isabihin naman ko, siguro. Sobrang dami kasi clay. Siguro, no? Matibay, hindi ko alam eh. So obviously, parang yun ay kaparalel ng mayaman. Kasi nag-iipon daw pag sinabing hip. Nag-iipon ng pera, no? He may prepare it, but the judge shall put it on. Kaya niyo ba yan? Amen. So siya, handa siya ng handa. Ito yung bahay pala. Mahanda ako to, matibay to. Yan. Namatay ng maaga. Ayun, sige, nabenta na. May naghahanap na, wala po masyadong pera. Ito na, bilhin mo na to. Mura naman yan. Eh, wala na yung mayari. Wow, sa akin pala to. Amen. Nangyari ba yun? Amen. Yun yung exactly sinasabi dun eh. Rider bahay, kung ano man yan, damit. Damit. Sino mahilig sa okay-okay? Minsan may na-u-okay ako doon. Ang gandang tatak. Sino kayo? Hindi ako makakabili noon. Mga Mark and Spencer. Hindi nyo nga alam yun, di ba? Sikat na sikat yun. Kasi nakikita ko sa Ayala. Hanggang tingin lang ako. E doon ako sa okay-okay. Mark and Spencer. Uy, gusto ko yan. Saka siya sa akin. Ha? Magkano? 50 pesos. Ayos. May konting ano lang, stain. Kasi mga dinodonate kasi, ewan ko. Ayun, ako lang pala nagsuot. O, sige, ipunin mo pa yan. He built his house as a mat and as a booth that keeper, and as a booth that the keeper make it. Ganun din yun. Gawa siya ng gawa. Alam nyo naman yung house ng mat. Alam nyo yung mat. Hindi ko alam yun. Gamo-gamo. So may halaga ba yung ano niya? Bahay niya? Sa kanya, oh, pero alam natin, wala. So ganun yun. And as a booth
that the keeper make it. Hindi ko na gets yun. But anyway, kunin nyo na lang context. Ito, the rich man shall lie down, but he shall not be gathered. Ano sabihin ng gathered? Again, kung nagbabasa kayo ng Bible, ha? Ano? Hindi lilibing. Di ba madalas yung mga pinagpala, si Abraham, si Jacob, and he is gathered to his people. Di ba? Paulit-ulit yun. Kaya, oh, ibig sabihin gathered, tingnan na nga natin. Naka may something dito na hindi. Gathered kasi, siguro hindi siya, tawag dito, hindi na siya pagbuburulan, no? Saan wala. So yan kasi yung dictionary, yung alam niya lang, no? Pero sa Bible kasi kailangan konti mong context. Ngayon kung nakita natin context sa Bible na yung mga pinagpala, namatay ng matanda, ibig sabihin hindi namatay ng aksidente sa battle, hindi ganyan, na natalo. Pag sinabing gathered, parang ano siya, parang sinelebrate yung buhay niya, parang ganun. So yung mayaman daw, hindi ganun. Mamamatay pero wala lang. Nasaan na si ano? Yung may-ari yun, di ba yaman? No? Wala na. Hindi ko nga alam eh. Hindi mo lang na... Ngayon, mga artista minsan, dinadayo. Pero... I believe ha, sa, again, sa context ng Bible, yung gathered na yan, talagang sinelebrate yung buhay mo. Kasi either marami kang pinagpala dahil sa'yo. Alam niyo ba yan si Brother James? Iyak pa yan pag mayroon tayong ano, yun, wag mo nabad ha. Kunwari lang si Brother James ay ano, mabuting tao, sobrang maraming tinulungan. Iiyak yun. Ano masabi mo kay Brother James? No? Salamat po. Dami ko pong tinanggap na sapatos dyan. Pagbigay po. Di ba? Eh pag wala, ang tagal naman yung libing na, libing na natin. Iba nga, hindi na talaga nag-away kasi wala. Ano naman pupunta eh. Kasi walang silbi, puro sarili lang inatupag. Amen? Amen. So again, ano to ha? Hindi po ito positive. He opened his eyes and he is not. Namatay, chok. Uy, wala na ako. Malamang sa impyerno yan. No? Terrors take hold on him as waters. Kapansin niyo yung mayaman at again, unrighteous. Takot yan mamatay, takot saan. Puro takot, takot na takot. Takot mawalan, mayaman na. Kaya kukuha pa na insurance, di ba? Ganun doon yung mga kinakatakutan niya para siyang napalibutan ng tubig. A tempest stilled him away in the night. Tempest is parang bagyo. Okay, so alam ko yung sa atin takot sa bagyo kasi nga minsan, di ba? Alam niyo na. Lalo kung nasa ano ka, ano yung binabagyo sa US? Oklahoma ba yun? Eh? Basta doon sa Tornado Alley. Ganun doon yung mayayaman. So obviously, eh, basta wala naman siya Tornado Alley, nasa ano siya. Saan ba walang tornado? Dito meron din sa Pilipinas eh, medyo-medyo. So parang nawala na, baliwala yung buhay mo, tinangay ka lang, patay ka na. For God shall cast upon him and not spare. Yan ha, sinong tatalo sa kanya, sinong tatapon sa kanya, babalibag siya. Ang Diyos, minsan di natin kaya yan. Si Marcos, di mo kaya yan. Basto, si Abante, di mo kaya yan. Ang Diyos ang bahala. Hindi tayo kailangan mag-ano doon, mainggit or something. At pag ang Diyos daw, he will not spare. Pag kailangan na, he would fain flee out of his hand. Ito hindi ko nakuha kanina. Ano yung fain? Ibang spelling eh, fain. Hindi ito yung ano eh. Peke rin ba to? Oblige, contain, happy, gladly. Okay, bago to. So, pag sabing he would fain flee out of his hand, parang sabi ka niya, happy daw. Pag sabihin, talaga ang Diyos ay, kailan mamatay itong si, ano, si Bill Gates? May panahon niya, pero pag panahon na gano'n na siya, masaya pa raw ang Diyos, parang gano'n. Gusto niya ba gano'n tayo? Ganun ka. So natin syempre kaawaan tayo ng Diyos kung talaga may kasalanan. Pero ito kasi kinukumpara niya dito yung ungodly,
And then men shall clap their hands. So papalakpakan siya. Pero itong sa Bible kasi madalas din gamitin itong clap na hands na pang-asaw. Sino yung malakpak? Clap at and shall hiss. Yeah, madalas din yung hiss, di ba? Parang inaasar ka. Madalas yan sinabi sa Israel. Parang aasarin sila. Out of his place. Inasar ka hanggang umalis ka. Obviously, magandang place yun. Kasi pinapalis ka doon. Gusto mo ganun ka? Gusto mo ganun ka, inaalis ka? Ba't siya inaalis doon? Lalo pag, basta mayaman nga yun, paano mapalisin yan? Naalis din yan. Kahit yung mga, di ba, madalas yung administration ngayon, naiyabang yan. Pag next administration na naman, sila na yung papalisin, tirahin na sila. Kaya anong magandang buhay, huwag ka na makipasaw-saw doon. Lingkod ka lang tapat sa Diyos. Ano mang gusto mo doon sa politika, masyadong maraming pera, kapangyarihan. Eh, pag nagkaroon ka rin ng kalaban, matindi rin. Ayun, tapos na. So, sagutin natin yung tanong. What is the hope of the hypocrite? Ha? Walang binanggit dito. Pero obviously, again, pag sokdula na yan, again, kundi pa reprobate yan, ang Panginoon ng pag-asa natin. Amen? At yahit mga wicked yan. Ang problema nga, again, alam niyo, kung gusto winning tayo, loko-loko na, lolokohin ka pa. Do iba na ako konsensya pag na-approach natin, di ba? So may pag-asa naman sila, pero parang wala. Dito po, walang binigay. Sinabi lang pa, ito yung, ito, wala, wala sinabi pag-asa dyan eh. Itong sasapitin nyo, mga hipokrito. Ni hindi ka makausap ng matino. Diba? May problema ka ba? Wala po. Alam mo ba ito? Oo, oh, alam mo yan. Ligtas ka na ba? Oo po. Ano mo nasabi? Basta. O kaya minsan, gagamitin din nila. Yung mga Catholic, alam po yung, inaaral din po tayo niyan. Sabi niya, pag sinabi yung, tinanong ka ligtas ka, sabi mo, oo. Asarin mo na lang, para tigilan ka. Parang di lumabas na ewan ka, parang ganun. Yung religion natin, protektahan mo yan. Yung hayaan mo. So, alin nung magpakatapat ka na lang, magpakatotoo ka lang, baka maligtas ka pa. Amen? Amen. What is the hope of the hypocrite? Wala. Ang Diyos lang, ang Panginoon lang. Pero again nga kasi hypocrite, uy, ang hirap maligtas niyan. Pero meron sana. Okay, so again, yung message natin, ganun, medyo nasa, wala, ma-determine mo kung nasaan. Unless di ka naikinig. Asahan nyo na, ganyan ang Job. Kaya nga wala naging series nito eh, ang hirap eh. Meron din naman. What is the hope of the hypocrite? Halos wala. Amen? Amen. Ano message sa atin? Mag-hypocrite ka ba? Eh, pastor, naligtas na ako. Okay. Kaso nga, may ibang level pa rin. Na minsan, sa ibang bagay ka na ma-hypocrite. Pastor, mahal ko ang Panginoon. Huwag mo na sabihin yun. Lalo na pag hindi totoo. Ngayon, kung totoo, okay yun. Nakaka-encourage yun. Makikita rin naman namin yun. Eh. Amen? Amen. Ito, lingkod lang lingkod. Gastos, tuloy lang, tuloy lang. Ano kailangan minsan sabihin eh. Kung maging hypocrite, minsan, again, mag-iingat tayo ng message ko ngayon. Mag-iingat tayo. Ngayon, bigyan natin din yung iba, alam mo, kung batang Kristiyano yan, huwag mo nang tirahin agad, baka dumi. Kasi iba, tumidepensa agad, di ba? Kasi tinitira mo naman masyado, huwag mo nang tirahin. Konti-konti lang. Sakto lang para mag-isip din. Amen? Amen. Huwag tayo hypocrite, hindi mo kailangan niya, magpakatapat ka rin. Kung may mga bagay na hindi ka alam, alam mo hindi mo alam, tutulungan ka. Uy, tulungan kita dyan. Hindi, alam ko to. O, di, sino na pahamak sa'yo dun? Hindi, ikaw din. Nga, sasakyan. No? Alam ko to eh. Kulang lang ng tubig to. Nilagyan mo yung tubig yung gas. Huwag mo tulungan. Ganun yung iba sa Bible. Nagmamalaki pa, hindi alam eh. Gagamit ng isang verse. Eh, di ba sinabi dyan? O, kita mo. Alam mo yung context niyan. Yung buong Bible. O, naligtas ka ba?
Interpret mo yung Bible, di ka ligtas. Atay ka dyan. Ano pa ba? Gusto kong daanan na, ano yung ma-encounter nyo na ganito? Ganon kayo, kayo yung siguro. Yung mga katabi nyo, tingnan nyo. Alam nyo yung tawag sa atin ng Bible? Yes, Sandra. Tingnan mo yung katabi mo. Ang tawag sa atin, Holy Brethren. So huwag nyo nilolokohin yung kapatid nyo. Amen? Amen. Kasi maganda, i-foster nyo yung relationship nyo. Kaibigan nyo dapat yan. Bukod sa makikinabang rin tayo as a whole. Huwag tayong maglokohan. Huwag tayong hypocrites about isa. Nangyayari kasi pag gusto mong ipapaandar ka dyan, ako magaling ako sa ganyan. Sa iba, magaling ka rin. Tulungan na lang tayo. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again, even sa ganitong libro, chapter, Panginoon, sa Bible. Ang dami pong aral. Again, nakita namin yung correlation nito sa buong context ng Bible. So, pray, Lord, magpalaan yung bawat isa. Again, medyo obvious naman ito, but pag nakapag-usapan, Panginoon, ganito, Lord, natututo ang bawat isa. Umiwas kami sa hypocrisy. Kung merong medyo natututo kami sa iba, maging ganyan, I pray na patawarin nyo kami, Lord, tulungan at lumayo sa ganyang gawain, Panginoon. Nakita na namin yung declaration ni Job, napakaganda, Panginoon. He's very bold, he's very positive. Gagawin niya yung dapat niyang gawin, righteousness, Panginoon. Sinabi rin niya, mga hindi niya gagawin. So, nawa, ganun kami, Panginoon, yung purpose namin sa buhay namin. Narusulot kami sa inyo, Panginoon, magtatapat. Itiwala, gagawin ang kayang gawin. Hindi ay, again, maturo, magpatuloy. So, ilang po, Lord, we pray for our church, Panginoon, as we go to 7th year. I pray pagpalaan yung bawat isa, especially yung talino, Panginoon, purity din. Lakas, Panginoon, kailangan ng lakas, spiritual, physical. Anong dapat na kaloob nyo rin po, Lord, magamit namin sa kalooban, sa ministry. Pagkaloob nyo according to your will, Panginoon. So, maraming salamat. Nakataos kami, Lord. Mga guests namin, palagi ng mga churches nila, Lord. Sila po ginamit sa aking lingkod, Panginoon. Kaya po nakakaalam kung paano sila i-repay, Panginoon. Palagi nyo po sila, Lord. Bawat isa sa amin dito, yung mga bago, mahalin yung salita, yung katotohanan, i-pursue ito, Lord. At iba, Lord, na medyo nausubok, ano man yan, dahilan, Panginoon, tulungan nyo rin po sila, dahil na ginawa nyo sa amin. At... Inaapo, Lord, kayo mag-iingat sa bawat isa for the rest of the week na naman. Magpahala. Inaapo, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.